saan tinapag. At si awit kayo at siya'y pagdama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Araw po ng Huwebes, ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isama po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, naalalaman niyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkaluban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila, sa atin. Nililis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bait niyo pinapasapasan sa mga alagandang isang dalahing mabigat na hindi natin napapasan ni ng ating mga magulang. Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Panginoong Hesus. Gayun din naman sila, tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan niyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos ito, ay babalik ako at muli kong tatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho
upang ang Panginoon ay hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay nito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating liligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihahandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiyapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at pinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitin ang Panginoon, sa ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit siya ay pahayag na ang Poong ay dakila, sa madla ay papahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginooy, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa libutat matatag na kahit ito ay ugayin. Sa paghatol sa nilika, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas, ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang tinipoy pakinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ba ang nagpapasaya sa atin? Maaring bagay na gusto nating makuha. Halimbawa na lamang lupa't bahay, sasakyan na ating pinaghihirapan. At pag ito'y nakuha na natin, parang may kakontentuhan, lalo't pag pinagpawisan mo. At masasabi natin, ito ang nagpapasaya sa iilan. At mayroon namang ibang ang nagpapasaya sa kanila ay yung po bagang parang ang tadhana ay parang kampi sa kanya na lahat na kanyang planuhin, lahat na kanyang naisin ay kanyang nakukuha. Halimbawa na lamang, may isa kang dream na eskwelahan at pagkatapos ay ikaw ay nakapasok o kaya naman
dream mo ang isang trabaho, ninanais mong mapasok ang trabaho na iyon at mayroong magandang sweldo, nagbibigay kakontentuhan sa buhay. Subalit alam natin na ang lahat ng ito'y balang araw dahil ang tao ay hindi nakukontento sa iisang bagay lamang. Alam natin na mayroong kasunod na papangarapin pa. Ano ho? Kagaya po ito ng tingnan po natin ang mga bagong mag-asawa. Pag halimbawa'y doon pa lang sa panahon ng pulot gata, makikita natin yung sweetness, yung pagmamahalan na parang hindi mo mapaghihiwalay. Subalit bakit kaya pag nagkaanak na ang mag-asawa'y parang iba na ang kanilang tunguhan? Ano ho? Kung bakit po natin napag-uusapan ito, dahil ang tema ng ating ebanghelyo ay pagmamahal. Napakaiksipo ng ating ebanghelyo, subalit malaman, sinabi ng ating Panginoon, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kadalasan ang pag-ibig ngayon ay parang affection na lamang, more on emotion, na parang hindi na nakikita sa gawa. Kaya nga pag dumarating ang panahon, pag halimbawa'y wala ng affection, wala ng emotion, sasabihin ng mag-asawa, tapusin na natin ang ating pagmamahalan, magkanya-kanya na tayo, dahil wala sa gawa. Ano ang pinaka-core, pinaka-essence ng ating ebanghelyo ngayon? Ang sinabi ng ating Panginoon, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. In other words, ano ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Responsibilidad. Pinili ni Jesus na manatili ang kanyang pag-ibig sa Diyos. At pinili ni Jesus na manatiling sumunod sa kagustuhan ng Ama. Kagaya ng mag-asawa, kahit medyo malamig na, kailangang manatili dahil hindi ito emotion ang pag-iibig, ang pagmamahal, ang pag-iibigan. Kung hindi, ito ay desisyon, responsibilidad, na kahit ayaw na ng lalaki, ayaw na ng babae, mananatili. Dahil ito ang nakapaloob doon sa pagdidesisyon ng pag-aasawa. Kagaya rin po ito sa pakikipagrelasyon natin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung papaanong ibinibigay natin at ginagamit natin ang analohiya ng pag-aasawa o pagkakaroon ng mga bagay na pinakamimithi ng tao, ganito rin dapat natin gawin sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Na kahit bat-bat ng suliranin, bat-bat ng problema, kabi-kabila ang sitwasyon na parang hindi na natin kakayanin, alam natin na tayo'y sinusubok lamang ng Diyos. Kagaya nga ng ebanghelyo kahapon, ano ang sabi doon? Ang hindi namumungang sanga ay puputulin ng tagapag-alaga, which is ang Ama, ang sabi ng ating Panginoon, dahil siya ang puno ng ubas. Tayong lahat ay mga sanga. Subalit ano ang sabi ng ating Panginoon? Pinuputulan at nililinis ang mga sangang namumunga.
Nang sa ganun, mas lalong yumabong ang bunga, mas lalong dumami ang bunga. Nawa, sa pag-ibig na nararamdaman ng lahat, naway hindi lang maging affection, hindi lang maging emotion, kung hindi decision at responsibilidad na dapat itaguyod ng isang nagmamahal. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal kung ano ang ating nakukuha at kung ano ang ating pinagpupunyagian at pinagsisikapan. And of course, ang pinaka-importante, ang pagmamahal sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Amen. Para sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming mga alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa mga ng Panginoon. O sana, sana, sa pagitan. Kung hindi kayang lumhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unigay sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang ganyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa sa langit na, sambahin ang ngalan mo. Pasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa namin. Bibigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw.
sa aming mga sala. Para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahalian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ng kapalit
pag-ibig ay walang pagsubalit. Naibigay ko ng lahat, mag-anak kong tumatakbo. Salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagnanayag, nagtatuyan ang nanggalang sa mahalag na udyok ng pag-ibig. Hinahatap itang aking kapwa, isasagawan sa koleksyon ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapatid. Pagbibig ay walang pagsubalit. Naibigay ko ng lahat, mag-anak kong tumatakbo. Salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagapagtitilsina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap, itong mga kahilingan,
Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng Diomne Blessed Oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan man hindi tayo maaari magbenta ng mga binaspasang bagay, maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay may pitayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang ng kaaraw ni Santo Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Number one, free legal consultation sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation sa May 20 sa ganap na ikasyam na umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Number two, adult baptism, confirmation and Holy Communion sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyaring makipugnayan kayo sa opisina para sa mga detalye. At number 3, operation pagbinata, libreng laser tuli sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikalima, ikaisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaaraw ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayo makabili ng ticket sa pamisan, sa HR's office o sa mga naka-stations paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan, magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos po ninyo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapare nung una, ngayon, at magpasolang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.